Binigyan siya ng makina sa paghahabi at rolyo, at sinabing, "Ngayon, magtrabaho ka na, at kung bukas ng umaga ay hindi mo magawang ginto ang mga lubad na ito, ikaw ay maparurusahang mamatay." Naupo siya, inisip niya na kahit anong gawin niya'y hindi niya alam kung ano bang gagawin, paano gagawing ginto ang mga lubad na nasa harapan niya. Lalo siyang natakot para sa kanyang buhay habang lumalakad ang oras, hanggang nagsimula na siyang umiyak. Subalit biglang bumukas ang pinto, at pumasok ang isang maliit na lalaki na animoy isang duwende, at sinabing, "Magandang gabi, binibining tagapaggiling, bakit ka umiiyak?" "Alas," sagot ng babae, "kailangan kong maghabi, gawing ginto ang mga lubod, ngunit hindi ko alam kung paano ito gagawin. Ano ang ibibigay mo sa akin?" Sabi ng maliit na lalaki, "Kung gagawin ko ito para sa iyo." "Ang aking kwintas," sabi ng babae. Kinuha ng maliit na lalaki ang kwintas, wala pang isang taon mula nang siya'y mabiyuda. Sa kabila ng bigat ng kanyang dinadala ay patuloy pa rin ang kanyang optimismo. Ang kanyang katatagan ay patuloy na pagniningas kahit nilulunod na siya ng kalungkutan. Naupo siya sa harap ng makina, at wir, tatlong ikot ng makina, at napuno agad ang rolyo, tapos nilagyan niya ulit ang makina, at wir, tatlong ikot ng makina, at napuno na agad ang ikalawang rolyo. Isang taon ang lumipas, ipinanganak niya ang isang napakagandang sanggol. Hindi niya naisip ang ipinangako niya sa maliit na lalaki. Isang iglap, biglang pumasok ang maliit na lalaki sa kanyang silid, at sinabing, "Ngayon, ibigay mo sa akin ang iyong ipinangako." Labis na nabigla at natakot ang reyna, at sinabing ibibigay niya ang lahat ng kayamanan sa buong kaharian, huwag lamang kunin ang kanyang anak. Subalit sabi ng maliit na lalaki, "Hindi, ang anumang nabubuhay ay mas mainam sa akin sa lahat ng kayamanan sa mundo." Nagsimulang umiyak at nagmakaawa ang reyna, naawa naman sa kanya ang maliit na lalaki. "Bibigyan kita ng 3 araw, sabi niya. "Kung malalaman mo ang aking pangalan sa loob ng 3 araw, sa iyo na ang anak mo." Binigyan siya ng makina sa paghahabi at rolyo, at sinabing, "Ngayon, magtrabaho."